Mga kapuso, kayo po ba ay nakakaranas ng stress? Karaniwan pong iniiwasan ito ng marami sa atin dahil nga sa masamang epekto nito sa ating katawan. Pero alam niyo po ba na ang stress ay meron din daw ilang benepisyo at maaari pang maging susi sa ating tagumpay? Narito po ang report. Sa dami ng mga kailangang gawin, mga ambisyong dapat makamit at sa mutsaring problema, kakabit na ng mabilis at makabagong panahon, ang stress. May masamang epekto ito sa pangangatawan at maging sa kalooban ng isang tao. Pero kung ito ay nararamdaman sa katamtamang antas, alam ba ninyong susi pa ang stress para magtagumpay? Sa social experiment na ito, pinatapos namin ang isang shape puzzle. Ang isang grupo, sinabihan namin na tapusin ito sa pinakamabilis na oras, pero hindi namin sinabi na oorasan namin sila. Ang isang grupo naman, binilangan namin ng malakas para madagdagan ang stress na nararamdaman nila habang binubuo ang puzzle. 1, 2, 3, 4. Ang resulta, mas mabilis na natapos ang puzzle ng grupong binilangan kumpara sa hindi. Sa tingin mo, ma'am, mas na-perform mo ng mas mabilis yan kung na-time pressure ka? Siguro, kasi may imimit akong ano eh, may ibibit akong time. Ang stress, kaibigan ng tao, no? Kung sobrang baba ng stress, mahina ang performance, walang challenge ang buhay. Yung stress, naghahanda sa'yo para tumugon sa hamon o sa peligro sa mas mahusay at mabilis na paraan. Tuwing nakararanas ng stress, bumibilis ang tibok ng puso. Bubuti ang pandinig, mas nagagamit ang blood sugar sa katawan, at nagiging alerto ang pag-iisip at katawan. Pero kung may benepisyo ito sa kalusugan, posible rin itong pagmula ng sakit. Si Angel, na pinagsasabay ang trabaho bilang event coordinator sa kanyang pag-aaral ng abogasya, napapansing mas mabilis na siyang mapagod at malaki raw ang itinanda ng kanyang itsura kumpara noon. 4 hours na yung pinaka-maximum talaga. Minsan nga 3 eh. Kahit noon talaga, kahit birthday lang yun na simple, pupuntahan ko. Pero ngayon talaga, kahit nga pagpunta sa kapitbahay ko, hindi ko na magawa. Kasi pag gising ko, alis ng bahay, then uwi ng bahay, alas 11, alas 12, matutulog ka, and then same daily routine. Sa inilabas na listahan ng job search website na careercast.com, kabilang ang mga event coordinator tulad ni Angel sa top 10 sa pinaka-stressful na trabaho. Ayon sa listahan, stressed ang mga may trabahong buwis buhay at mga kailangang humarap sa tao lagi. Simple lang ang payo ng mga eksperto, ituring na kaibigan ang stress. Sa pag-aaral ng University of Wisconsin sa Madison, nakita nilang mas may chance ang mamatay mula sa stress-related diseases ang mga taong may negatibong pananaw sa stress. Kumpara sa mga taong nagsabi na hindi nakakasama ang stress sa kanilang buhay. Alamin mo kung sumusobra na ang stress mo sa buhay. Kasi kung hindi mo namamalayan na sumusobra na stress mo sa buhay, eh hindi ka magmamanage ng stress.